So, ang teksto na pag-aaralan natin ay narito po sa Unang Pedro 2:2. Ito'y bahagi ng application ng Word of God. Na po, Unang Pedro 2:2. Ganito po ang pagkasabi. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, ito pong sulat ni Apostol Pedro na ito ay naglalarawan ito ng exhortation tungkol po sa buhay ng mga mananampalataya. Ang buhay ng mga mananampalataya dito ay ipinakita na sila po ay isang isinilang na bago sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos sa chapter 1, mga naunang verses. Ano po? Ito, nasa chapter 2 na ito. Dahil sa masaganang habag ng Diyos at sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, ang bagong pagkatao ay dumating sa isang makasalanan at siya ay sumampalataya. Dito din natin makikita na ang halaga ng pagiging Kristiyano ay meron po silang katiyakan sa buhay na kaligtasan. Yun po ay nag-uugat mismo o grounded mismo sa salita ng Diyos. At yan yung ating tututukan nasa talatang 2. May kinalaman po iyan sa buhay Kristiyano. Pero ano ang topic natin sa gabing ito na pag-uusapan natin sa Bible study natin? Po, ang buhay at paglago mula sa salita ng Diyos. The life and growth from the Word of God. No? From the Word. Yung buhay natin at ang paglago nito, yung pag-mature nito, mula sa salita ng Diyos. Okay. Ang bagong buhay ay nagsimula. No, yung summary ng ating lesson. Ang bagong buhay ay nagsimula. At ito ay nagpapatuloy na sinusustenehan at ito'y tungo sa paglago sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Apo, yan po ang kabuuan niyan. Pagkakaroon ng bagong buhay at patuloy na pagsustento at tuloy-tuloy sa paglago tungo sa buhay na walang hanggan. Apo, yan ang buhay ng mananampalataya. Now, paano ang salita ng Diyos kumikilos at gumagawa sa buhay mananampalataya o sa buhay ng mga tao? Tatlong bagay ang makikita natin dito. Una, ito ay ang pinagmumulan ng bagong buhay. No? Where Christian life begins. The Word of God works. No po? Where Christian life begins. Yan yung una. Christian life begins. Nagsisimula yan sa salita ng Diyos. Ikalawa, how the Word of God works, no, to us. Dito yan, makikita natin. Secondly, for Christian feeding and nourishment. Feeding and nourishment. Ikatlo, makikita natin, it works for us as a Christian towards maturity. Sabi rito, that you may grow thereby unto salvation. Towards maturity, apo, to eternity. Yan yung salvation yan. Okay, tatlong bagay ang makikita nating mahalagang pointers dito. Una, very clear mga kapatid na ang salita ng Diyos ay tinuturo at tinutukoy ni Apostol Pedro dito. Matitingnan natin dito na sa verse 1, kaya't iwaksin ninyong lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. Iwaksi. Tapos pumasok doon yung gaya ng mga sanggol. Then, pagdating sa verse 3, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Napakaganda ng argument na dyan. Dahil kung talagang tayo ay tunay na mananampalataya,
Ito yung landas ng buhay natin. Yung salita ng Diyos. Po, meron tayong bagong buhay. Nandyan yung salita ng Diyos. Nandyan yung patuloy na paglago. Yan yung tatlo na makikita nating kumbaga puntuhin ng buhay natin. Una, ang buhay Kristiyano, kung paano ang salita ng Diyos ay kumikilos, dito po nagsisimula ang tunay na buhay sa salita ng Diyos. Sabi dito, as a newborn babes. Ito po, so the life of Christian begins. No, begins from the Word of God. Kung kayo ay isinilang, alam niyo po, bilang mga Kristiyano, in-address dito ni Apostol Pedro sa kanyang sulat na sila ay mga tinawag na born again. Kung bakit sila born again, mga kapatid? Dahil sila ay isinilang na bago sa kanilang espiritu. Yung espiritu na makasalanan ay patay at sila ay isinilang na panibago sa espiritu. Yun yung born again. Like a newborn babes. So, ito ay very clear kahit pa sa original na translation, ang tinatalakay dito ay yung pinaka earliest stage of infancy. Ano po, yung pagiging sanggol, siya ay bagong panganak. Totoo, eksakto. Yan yung tinutukoy dito. So, dito, tinukoy ni Apostol Pedro na ang buhay Kristiyano ay merong pasimula. Ano po, gaya ng isang sanggol. Hindi ito po pwedeng walang pasimula. Hindi rin ito po pwedeng walang transition. Hindi mo po pwedeng sabihin, kailan ka ba naging Kristiyano? No, it's not a matter of time in the first place. It is, mga kapatid, it's a matter of change. Na talagang may pagsilang na nangyari. No po? So, hindi ito isang aalamin mo lang at titiyakin mo kung kailan yung panahon na yun. Hindi yung ganun. Kasi, most of the time, hindi alam ng isang tao kung kailan siya na-born again, yung eksakto. Kasi minsan, may mga ganun pangyayari. Pero may time na, sa pagkarinig ng salita ng Diyos, nabuksan siya at nakita niya yung kanyang pagkamakasalanan, naging maliwanag sa kanya yung transition. So, may ganun. Pero hindi lahat ay ganun ang kanilang mga na experience. Kaya, hindi pwedeng pagbasiya ng experience kasi magkakaiba. So, dito, ang pinaka-keynote ni Apostol Pedro dito ay yung pagiging born again. Halimbawa, sa chapter 1, verse 1 to 3, begotten us again. At doon po sa 1:23, po, being born again. 1:23, by the Word of God. So, napakahalaga ng tinatalakay ni Apostol Pedro na pagiging born again dito sa newborn, no? Verse 2 ng chapter 2 ng 1 Peter. Dahil dito, yung pagiging born again o newborn, no, bagong silang sa spiritual, ito po ay prerequisite for salvation. Kung wala pong pagsilang na muli, eh wala pong eternal life. At hindi ito makakapasok sa kaharian ng langit. So, ang sabi ni Christ, John 3:3, alam natin, maliban ng isang tao ay isilang na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yung makikita doon is equivalent to the word na enter. Kaya pagdating doon sa verse 5, no one can enter sa chapter 3 ng John. So, ibig sabihin, lahat ng tao, no exemption, anumang relihiyon, anumang lahi, anumang edad, kailangan nilang ma-born again upang sila ay maligtas. Walang sino mang tao ang maliligtas kung hindi sila ma-born again. So, iyan yung maliwanag dito na makikita natin. Yung born again na ito, mga kapatid, napakahalagang proseso ng pagliligtas ng Diyos mula sa isang makasalanan. Tapo, napakahalagang proseso ng pagliligtas ng Diyos mula sa isang makasalanan. Dalawang application kagad makikita natin.
isa sa mahalagang marka ng tunay na born again o naligtas. No po. Isa sa napakahalagang marka niyan ay yung pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. No po, hindi siya na born again dahil siya ay sumampalataya. Siya ay sumampalataya dahil siya ay na born again. So, ibig sabihin ng nauna, yung pagiging born again, siya ay isinilang na muli. Kaya siya sumampalataya. Kaya wag na wag niyong sasabihin ha, na at iisipin na kaya ka na born again dahil kayo sumampalataya. Baligtad yan. Pagka yan, mga kapatid, ang nauna, walang salvation dyan. Ang totoo, ang isang taong isinilang na muli, ang pruheba, may pagsampalataya kay Kristo. Sapagkat yung faith ay sign niya ito ng buhay. So, parang heartbeat. Yan. Kung wala pong faith, walang heartbeat. Kaya makikita natin, may heartbeat dahil siya ay isinilang na muli. So, kaya siya may pananampalataya, isinilang na siyang muli. Yun po yun. So, ang pagiging born again ay hindi ito isang relihiyon. Hindi rin ito, mga kapatid, ay sect, religious sect. Ito isang proseso ng pagliligtas ng Diyos sa isang makasalanan na patay dahil sa kanyang kalagayang pagsuway. Subalit siya'y isinilang na muli, kaya siya ay merong relasyon, pananampalataya sa Diyos dahil isinilang na siyang muli. Ang dahilan, yung kalawang lesson o application aside dun sa mark ng true born again Christian ay may pananampalataya kay Kristo, ang dahilan ng o paraan, ang paraan kaya ang isang makasalanan ay na born again dahil siya o isinilang na muli dahil sa salita ng Diyos. Tuon nagsimula lahat 'yon. At yung salita ng Diyos in particular is the gospel of Christ. Pakinggan niyo dito sa 1 Peter 1:23 hanggang 24. Yamang kayo ay mga isinilang na muli, hindi sa nasisirang buto, kundi sa hindi nasisirang salita ng Diyos na buhay at nananatili magpakailanman. Napo, lahat ng tao ay lahat ng tao ay gaya ng mga damo and so on sa verse 24. Pero do sa verse 23, ang pagiging born again ay hindi ito sa pamamagitan ng corruptible, ibig sabihin gawa ng tao o gawa ng mga laman, hindi. Kundi ito'y incorruptible. Yung incorruptible doon tumutukoy sa salita ng Diyos na siyang nananatili magpakailanman at walang hanggan. So, maliwanag na ang pagiging born again, ang pinaka main instrument ng Diyos is the gospel of Christ through the power of the Holy Spirit. So, ang isang tao na nakikinig ng Ebanghelyo, ano po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na yon, yon yung pinaka main tool ng ating Panginoon para ang isang tao ay isilang na muli. Ganong kahalaga ang salita ng Diyos. Mga kapatid, wala pong kaligtasan pag wala po ang salita ng Diyos. Walang sino mang maliligtas kung sa panaginip, walang sino mang maliligtas kung sa pakiramdam, walang sino mang maliligtas kung sa experience, sasabihin niya, nabago ako eh. Oh, hindi yan ang basihan. Kailangan babalik ka sa salita ng Diyos. Alin sa salita ng Diyos ang naintindihan mo at ikaw ay masasabing na born again. Yung naintindihan, merong kang realization doon tungkol sa salita ng Diyos. Okay. So, next, makita natin yung pagiging born again o yung pasimula ng buhay natin ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ang gawa ng salita ng Diyos sa ating buhay? Ikalawa, ano po? For feeding and nourishment. Ito po ay magpapakain sa atin, magbubusog sa atin
hanggang tayo ay palusugin, no po, upang tayo ay hindi maging malnourished, yung nourishment para tayo sa ating ikalulusog. So, no po, ang sabi dito, desire the pure milk, no po, of the word. Now, mahalaga rito na sinabi ni Apostle Pedro sa kanyang mga mambabasa noon na ang tanging magbibigay sa kanila ng nourishment is the Word of God. Wala na pong iba. No po, dahil sila ay gaya ng mga baby, no, like a babies, and so they need milk. So tayo, like babies, mga kapatid, kailangan natin ng milk, which is the Word of God. Dito natin makikita, echoing from the word of Christ, men shall not live by bread alone. Ganong kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. No po? Okay, ang una makikita natin dito, desire. Kapag ang isang tao ay isinilang na muli at siya ay naroon na ang kanyang pasimula ng buhay, ang desire niya ay matuto ng salita ng Diyos. Yung desire dito, mga kapatid, ito'y deep longing for God po, and hungering from the Word of God. Pakinggan nyo doon sa Psalm 42:1, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. So, iyan yung buhay Kristiyano. Tumutukoy ito sa malalim na pagkauhaw niya sa Diyos na kanyang natutugunan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Yung usa, naghahanap siya ng maiinuman. Gayon din naman ang tunay na Kristiyano, maghahanap siya ng salita ng Diyos. No, talagang siya kailangan niyang matuto kasi yung soul niya, nandun po yung longing ng kanyang soul. So, this is a sign of a healthy baby na naroon po yung kanyang paghahanap ng milk. Ang pagambata, medyo may sakit. Hindi po siya nagugutom, ayaw dumede. No? Nang ayaw ng milk. Tayo, kung ikaw ay naturing ang salita ng Diyos, kasya ka na lang kung hindi ka makapakinig. Kasya ka na lang kung hindi ka makapag-aral. Kasya ka na lang kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Eh, medyo may problema sa spiritual yan. Delikado yun, na po. So, huwag nating isipin na okay-okay lang tayo. So, kung tayo ay hindi nagbabasa, nag-aaral, nananalangin, nakikipag-fellowship sa mga kapatiran, medyo delikado yan. So, hindi symptom ng buhay yan. Eh, symptom ng kamatayan yan sa spiritual. So, dito makikita natin, desire the pure milk. Yung pure milk dyan, without guile. Opo, yung pure milk, which is the Word of God, na dapat idinidesire natin, ninanais natin, because, mga kapatid, what? Hindi ito contaminated ng anumang pollution. Hindi po ito kumagagawa ng tao, hindi po ito komposisyon ng mga matatalino, hindi. Ito'y gawa ng pinaka matalino, ang Diyos. Kaya yung design ng tunay na Kristiyano is the Word of God as milk. Kumbaga, walang hinto yun, walang humpay, tuloy-tuloy. So dito, napakaliwanag na makikita natin na ito'y tanging bubusog sa ating espiritual na pangangailangan, ang salita ng Diyos. Dahil ito, mga kapatid, ay buhay. No po, buhay ito. So, anong significant lesson na makikita natin dito? Ang sinabi rito na yung desire, the pure milk of the Word of God, yung ibig sabihin pala nito, mga kapatid, is tuloy-tuloy. Nandun po yung laging sinasabi na to drink the milk of the Word of God also is to taste again and again and again. Tuloy-tuloy yun. Sa buhay Kristiyano, ang pinakatuloy-tuloy dyan, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pakikinig, yung pagkatuto.
Yan po yung significant na lesson dyan dahil yan ay tanda ng pagkakaroon ng buhay mula sa Panginoon. So, desire, mga kabatid, the Word of God. Yung tunay na merong buhay sa espiritual, malalim ang kanyang pagnanais sa pagkatuto sa kanyang mga salita o salita ng Panginoon, hindi sa kung anumang purpose, hindi sa anumang maling motibo, kundi ang nais niya ay magpatuloy pang makilala ang Panginoon. Yan po ang maliwanag dito. Ang salita ng Diyos ang tanging daan para tayo makipag-fellowship sa Panginoon. And there is no other way. There is no alternative way para tayo makipag-fellowship sa Panginoon. Prayer hindi po alternative sa study of the Word of God. Dahil both of them are necessity. So, hindi pwedeng pamalit. Pagka hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos, kahit nananalangin ka, ang totoo, hindi ka natututo. Kaya walang pamalit sa salita ng Diyos. Sa prayer, wala ding pamalit. Diba? Pagka yung halaga niya na pinag-usapan, walang pamalit. So, kapwa o lahat sila ay kailangan para sa ikatututo at ikalalago ng mga mananampalataya. Yan po yung mahalaga. Ang challenge yan, dapat bilang mga tunay na mananampalataya, nandyan po yung longing. Check your heart. Meron pa bang pulso? Meron pa bang beat? Ang beat ng heart ng true believers ay longing to study and learn the Word of God. Longing. Huwag kang magkasya kung ikaw ay nabibisi tas hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Wala ka schedule. Huwag kang magkasya dyan. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, magsaset aside ka ng time, morning, or maybe ito'y noon, or even in afternoon or evening, para mag-study at magbasa ng kanyang mga salita. Dapat bilang Kristiyano, meron ka nun. Kasi yung deep longing sa puso mo, hindi kayang burahin at alisin yun at tanggihan. Hindi mo kaya yun. Okay, ang warning, mga kapatid, where there is no desire or even longing from the Word of God, maybe, mga kapatid, there is no signs of life. Yung napakabigat nito. Baka wala po talagang buhay. Yan po ay babala sa atin. Check natin yung pulso ng ating spirituality kung hinahanap natin patuloy ang pagkatuto ng salita ng Diyos. Dahil hindi po pwedeng wala. No? Hindi lang tayo para mabusog, kundi lalo pa nating makilala ang Panginoon. And thirdly, mga kapatid, the works of the Word of God to the life of Christian is towards maturity unto salvation. Yan yung pangatlo. Ano ang gawa ng salita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya? It's towards maturity unto eternal life. That you may grow thereby and or for salvation. For salvation. So, ano ang nais ng mga mananampalataya? Bakit nila gusto ang sincere and pure milk of the Word? Upang sila ay lumago. Hindi lamang, kundi sila ay patungo sa walang hanggan. Kaligtasan. Buhay na walang hanggan. So, una na matututunan natin dito, for Christian maturity, no po, una, yung importance ng Word of God for Christian growth. Kanina, the Word of God, mga kapatid, gives life. Yun yung pinagsisimula ng buhay. Ikalawa, the Word of God sustains life. Ninanourish na tayo nito. Thirdly, mga kapatid, the Word of God, what? It leads us to maturity. Yan yung makikita natin, maturity. Dito malalaman ninyo, bakit maraming mga mananampalataya hindi lumalago? Una dyan, tamad mag-aral. Ikalawa, kahit nag-aaral, hindi po marahil bukas ang puso't isip sa pag-aaral. Yun yung delikado. Ikaapat o ikatlo, meron pong unconfessed sin. Ano po? Yan yung mga delikado. So, hindi nga talaga lalago. So, ang Word of God, mga kapatid, is
essential and necessary for our growth. Di mo po pwedeng ialis yan sa isang tunay na mananampalataya. Alam nyo, mawala na ang lahat sa buhay natin. Wag lang ang Word of God. Totoo yun. Ganong kahalaga sa atin yung Word of God. Ewan ko sa inyo kung ganong kahalaga yun. So, we should all desire the pure milk of Word, of the Word, even though, no, si Paul, mga kapatid, nirebuke siya mga taga-Corinthians, gayon din naman, tayong mga mananampalataya should accept that rebuke and never get tired of hearing and studying the Word of God. Dahil the Word of God is our food and essential for growth. Kasi yung buhay na meron sa atin, ang direction lang nun is for growth. So, ang Diyos ay kahit kailan ay hindi po marunong mandaya, ni hindi niya susumbatan ang kanyang mga anak. Pero, kailangan tayong konbiktahin. Kailangan kasi nating lumago. Kung hindi ka isang tunay na Kristiyano at walang buhay sa iyo, hindi mo concern ang lumago. Pero kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ang malalim mong concern, lumago ka sa spirituality at ang pagkakilala mo kay Kristo. Bibitiwan mo ang lahat gaano man kaabala ka para lang makipag-ugnayan sa Panginoon. Alam niyo po, sa umaga, ako, share ko lang yung gawi ko sa inyo. Pagising ng mga alas 4, 4:30, reading, prayer, napakahalaga po nun. Dapat walang distraction pag nagpe-pray. Kasi pag may distraction, sisira yung buong maghapon mo. Kasi hindi nakapag-pray ng maayos eh. So, dapat po ganun. Ikalawa, mga kapatid, makikita natin, aside from the Word of God is necessary for Christian growth. Also, Christian growth, no po, there must be Christian or self-control. Kaya nating kontrolin yung ating mga sarili sa pag-battle against sin. Tignan natin, verse 1, yan po yung katibayan. Bahagi ng paglago sa buhay Kristiyano. Verse 1, therefore, laying aside all malice, all deceit, lahat ng panraya, hypocrisy, yung pagmamalaki, envy, all evil speaking. Pag ang isang Kristiyano ay growing, nandun po yung high level ng kanyang sensitivity sa anumang malice. Kumbaga, laying aside all malice. Pag isang Kristiyano ay tumalago, nandoon din po yung puso na after sa purity, ayaw ng anumang deceit, pandaraya. Kaya mga kapatid, mahalaga ito. We need to grow. All of us, we need to grow. Also mga kapatid, we deny hypocrisy. Also mga kapatid, we are sensitive to avoid envy. Also mga kapatid, we have to be careful in our words to speak out. Ito po, all evil speaking. Yan po ang buhay Kristiyano, lumalagong buhay Kristiyano. Saan yon nakabase? Sa salita ng Diyos. So ang isang buhay Kristiyano ay naroon po yung paglago from the Word of God, nanonurture siya, nagiging sensitive siya sa kanyang iisipin, sa kanyang sasabihin, sa kanyang gagawin. Hindi natin sinasabing perfect. That's impossible. Pero at least nandoon po yung consciousness and awareness na hindi natin iisipin yung sarili lang natin. Ang iisipin natin yung kapakanan ng iba. Yun yung biblical na dealing natin sa mga mananampalataya. Sabi ni Paul, isipin ninyo ang kapakanan ng ibang tao. Huwag lang yung sarili nyo. Yan ang buhay Kristiyano. Doon natin salaminin yung ating sarili. Ikatlo,
na makikita natin dito aside from self-control. Ano po? And the Word of God, thirdly, the Christian growth, mga kapatid, means also battling against sin continually. Ito po, mga kapatid, ay mortifying the deeds of the flesh. Lahat pa kayo lumalaban sa gawa ng laman. Lahat ng lust. Na po? So, wala pong perfections can be attained in this world. That's impossible. But for even the best, na po, of believers have sinned. Tandaan nyo yan. Kahit sino mang napakatinding mananampalataya, may kasalanan. Tignan nyo yung buong Biblia. Wala tayong, hindi tayo pwede magbatuhan ng putik. Pero ito po yun, mga kapatid. That sin should not dwelling in us. Okay? Why? Because we battle against sin by the grace of God. And that point, mga kapatid, we grow together. We grow as one body. We grow as a true believer. We grow individually from the Word of God and by His grace. So, sinabi rito, lay aside, sabi doon sa verse 1, all malice, ulitin natin, guile, hypocrisies, envies, evil speakings, lahat po yan ng mga specimens na yan ay bahagi lamang yan ng mga maliliit pang kasalanan. Marami pang kasalanan sa atin na dapat pong i-purge out. Napakarami. Pero ito po yung sinasabi dito, for us to grow, we have to battle against sin. Sin, mga kapatid, itinukoy ito sa isang poison. Poison sa isang lason. Ang isang bata, ang isang tao na nakainom ng lason, that sin, hinding-hindi siya pwedeng pakainin ng kahit ano. Hinding-hindi siya pwedeng painumin ng kahit ano. Ang kailangan muna na maiinom niya o anumang ipapasok niya sa kanyang bibig, gamot muna. Anumang bagay ang kanyang i-intake na hindi po ito gamot, hindi niya po mapapakinabangan. Mamamatay siya. Kung halimbawa, nalason, bigyan mo ng pagkain, hindi pwede. Kaya ang isang nalason ng kasalanan, ang dapat niya pong gawin, yung gamot ang uunahin. Alam niyo po ba, ang kasalanan ay lason. Lason yan. Dadayain tayo niyan. Para tayo, mga kapatid, makaiwas doon at ma-spit out natin lahat ng lason na yon. Ano yung mga lason na yan? Inisa-isa rito, mga kapatid, yung mga lason. Na po, malice, guile, hypocrisies, envies, evil speakings. All those things, mga kapatid, poison. Lason yan. Kailangan may spit out yan. Anong kailangan? Word of God. Balik tayo sa Word of God. Walang sino man na magkapagtatagumpay kung wala po ang salita ng Diyos. Walang sino man ang lalago kung wala ang salita ng Diyos. Walang sino man, mga kapatid, ang mag-grow, mature po, sa harapan ng Panginoon kung wala ang napakahalagang salita ng Diyos. Sa huli, ang mga patuloy na lumalago dahil sa salita ng Diyos, naroon po ang magpapatuloy sila sa sanctification. Progress. On progress yung kanilang sanctification. Oo, nakakabagot pakinggan na kahit tayong mga mananampalataya sumasabit sa isip, sa gawa at pananalita. Nakakabagot pakinggan kahit tayo nababagot sa laban. Pero don't grow weary, mga kapatid. Take up. Don't be discouraged. Lumuhod tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng awa. Balik tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Balik tayo sa pag-aaral. Balik tayo sa pakikinig. Balik tayo sa mga counsels ng salita ng Diyos. Balik tayo. Yun ang tanging daan. Yun ang tanging gamot. Para yung mga lason sa ating isip at puso ay patuloy na ma-spit out. No? Mailabas natin yan. Upang tayo patuloy na palaguin. Mga kapatid, ang warning dito, kung walang paglago, decay has already set in. Naroon po yung decay. Kabulukan. Huwag nating hintayin, mga kapatid, na tayo ay magpatuloy sa kabulukan. Kailangan ma-check natin yung heart
yung pulse rate natin, may paglago ba sa atin? Do we really desire and longs to learn more and more from the Word of God? Tayo ba ay mayroong schedule na magbasa ng salita ng Diyos? Huwag nating guluhin yung oras ng bawat isa kung sila'y tahimik na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Bigyan natin sila ng time. No, kung sila'y kakilala natin, hayaan natin sila magbasa, mag-aral, hayaan natin sila. Kailangan nila yon sa paglago nila sa Panginoon. Kung walang paglago, patuloy po ang pagkabulok ng puso. Masakit pakinggan, pero yun ay totoo. Ang paglago ay dapat naroon po una yung pagsilang. Ikalawa, dapat naroon po yung desiring the Word of God and nourishment. Patuloy na nandun po yung pagkatuto. Huwag niyong bibitiwan yun. Ikatlo, mga kapatid, nandun po yung maturity. Nakita natin yung maturity, balik ka sa salita ng Diyos. Ikalawa, naroon dapat yung confession ng sin. Nakikita mo yung kasalanan. Lagi mong hinihingi ng tawad yun sa Panginoon. Ikatlo, battle against sin. And then ikapat, nandun po dapat yung patuloy, sanctification is on progress. Nagpapatuloy yan. Walang sino man sa atin ang magiging perfect sa mundong ito. But we should be on the path and on the lane of righteousness. Dapat nandun po tayo by His grace. Purihin ng Diyos, manalangin na po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito. Napakadakila at napakabuti niyo, Ama. Patuloy niyo kaming inaakay sa daan ng katuwiran at kabanalan. Ayaw niyo na kami, Panginoon, kahit kailanman ay mahulog sa anumang uri ng kasalanan. Huwag niyong itulot, Ama, sa aming buhay mangyari yon. Alam namin kung gaano kami kahina, Panginoon. Karupok. Tulungan niyo kami at isa man sa amin ay wala pong mahulog pa sa daan ng katuwiran. Patungo po doon sa kadiliman. Ama, tulungan kami, alalayan kami sa lakbayan naming buhay Kristiyano bilang isang iglesia. Salamat ng marami sa napakabuti niyong salita na siyang patuloy na bumubusog sa aming kaluluwa sapagkat ang iyong salita ang tanging instrumento lamang upang ang buhay sa espiritual namin na isinilang mula sa inyong mga aral, ito'y patuloy na bubusugin at patuloy kaming aakayin hanggang sa presensya ninyo na walang hanggan. Purihin o Diyos ang iyong dakilang pangalan. Ito po ay aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.